bukod doon sa unang-una, eh, mukhang nakipagkasundo siya kay Lam para maging Senate President in exchange for tutulungan siya sa kaso niya, ang isang teorya pa ay aayusin ni Jinggoy Estrada ang pardon gaya ng ginawa ni Robin Hood Padilla. At yung kanyang pardon ay magiging absolute pardon para siya ay makatakbo pa rin ng pangalawang termino. Kumbaga, yung pang-apat niyang termino dahil nahalal na yan minsan, di ba? At parang pangatlong termino niya kasi natalo siya dun sa pangalawang attempt niya na maging senador. So ito ata yung second term niya as senator, kung di ako nagkakamali. No? So yan yung mga teorya. But in any case, kahit saan mong anggulo tignan, kinakailangan, good shot siya kay Lam, good shot siya kay PBBM. Marami nagtatanong, bakit kaya ganun ang naging asta ni Senator Jinggoy kay Agent Morales? Galit na galit siya at talagang gustong-gusto niyang sirain yung pagkatao ni Agent Morales. Well, ito naman po, matter of fact. Wala po akong judgment. Kaibigan ko po yan si Senator Jinggoy. Palagi ako iniimbita niya sa birthday niya at ayaw kong matigil na pag-iimbita niya sa akin sa birthday niya kasi masarap yung handa niya, no? Every time nagbe-birthday yan. So ako, matter of fact lang. Bakit ganun na naging asta ni Senator Jinggoy kay Agent Morales? Ang quick answer, loyalist po talaga ang mga Estrada. Huwag niyo pong kakalimutan na si Erap Estrada sa panahon ng martial law, siya po ay naging mayor ng San Juan. So talagang supporter po siya ni Marcos Sr. at ni Imelda Marcos. At matapos nga ang EDSA revolution, nagkaroon ng eleksyon para sa Senado. Dadalawa lang po ang mga oposisyon dun sa Grand Alliance for Democracy na nahalal sa 24 senador. Yan po si JPE at saka si Joseph Estrada. At itong eleksyon naman ito, dyan po tumakbo si Senator Jinggoy at dyan siya naging mayor ng San Juan dahil naging senador na ang kanyang tatay. At syempre, ang partido pa rin nila, aliado pa rin ng mga Marcoses. So talaga naman pong loyalist forever ang pamilya ni Jinggoy Estrada. In fact, nung tumakbo para presidente si President Estrada, ay tumakbo rin po si Imelda Marcos. At kung maaalala nyo, bandang huli, nag-withdraw si Imelda Marcos at inindurso si President Estrada. Kaya naman nanalo si President Estrada nung eleksyon para sa presidente. Sumantakin ninyo ha, kung 20 years yan na martial law, 20 years naging mayor si Erap Estrada ng San Juan sa ilalim po ng KBL. Matapos yan, tumakbong opposition candidate, dalawa lang silang nanalo in Rile, at si Jinggoy naman ay naging mayor ng San Juan at siyempre opposition din siya noong panahon ni Cory. So hindi po nakapagtataka na papanigan talaga ni Senator Jinggoy Estrada ang mga Marcoses. Dandyan pa yung katotohanan na itong huling eleksyon, pare-pareho kami tumakbo sa unity ng presidente nga po ay si Marcos Jr. Now, ang alam po, ako yung una talagang na-recruit as Senate candidate, pero pangalawa si Senator Jinggoy. At kung mapapansin nyo, hindi gaya nung nakalipas na eleksyon, kung saan parehong natalo yung magkapatid na Estrada, ngayon po sa unit team, siya lang ang kinuha. Hindi kinuha si JV as official candidate ng unit team. So ibig sabihin, talagang malalim ang utang na loob ni Senator Jinggoy sa mga Marcoses. So hindi ako nagtataka na talagang sisiraan niya ang pagkatao ng kahit sinong testigo na magbibigay ng testimonya na nakakasira sa mga Marcoses. Isang dahilan po yan. Genuine and true breed loyalists ang mga Estradas sa mga Marcoses. So, hindi natin maaalis sa kanya na talagang panigan. Ay, naku, hindi po talaga patas ang mga tao sa Senado. Kasi mga politiko yan. So, may mga paninindigan yan. At syempre, meron na yung mga loyalties, no, sa larangan ng politika. At talagang loyal ang Estrada sa Marcos. At yan naman po, pinagmamalaki nila. Na bagamat na wala ang mga Marcoses, nagbalimbingan ng marami, silang mga Estrada, hindi sila nagbalimbing at naging tapat pa rin sa mga Marcos. Pero bukod po dyan, syempre, huwag natin kakalimutan, na-convict si Jinggoy ng bribery doon sa kaso ni Napoles. Siya'y na-absulto sa plunder, pero convicted pa rin for bribery. Medyo mabigat po yan, ha? Kasi ang bribery, may kulong, talagang siguradong may kulong po yan, at meron din pong perpetual disqualification from office.
Now, may dalawang teorya po ako dito kasi wala na akong personal na pagkakaalam dyan. Ako isang abogado, nagto-theorize lang ako. At pwede naman po yan. Ito po yung mga educated guests. Meron kasi una na Marites na naalala nyo yung kabuntik ng mawala si Senate President Meg Zubiri bilang Senate President. Ang nag-instiga daw nyon ay si Senator Jinggoy. Ito naman po ay isang ayon din sa mga senador no, na mga informante natin. At ang nag-udyok dyan ay na-discovery daw ni Senator Jinggoy na merong parang, kung di ako nagkakamali, eh, kung 24 silang senador, parang 24 or 36, hindi ko po alam kung 24 o 48 billion na infrastructure funds na sinulo daw yung leadership. Senate President, Senate Pro Tempore at Majority Floor Leader. Anyway, yan ay sabi rin ng isang senador no, na nagmamarites. At nadiskubre na sinulo nga nila. Ang nakadiskubre daw si Senator Jinggoy. Kaya nung inilibas niya yan, nagalit yung ibang mga senador, so nagkaroon ng banta doon sa Senate Presidency ni Senate President Zubiri. Bukod pa dyan, ito, marites na ito nung senador ha, na nagsabi sa akin, humingi daw ng tulong itong si Senator Jinggoy kay Lam. Kasi alam niyo si Lam, First Lady, pero yan ay Atenista. Merong anim na Atenista dyan sa Supreme Court na halos lahat po, contemporary niya sa law school. Di ba niya kaklase, sabay-sabayan, kasabayan sa law school. So humingi ng tulong. So parang ang naging arrangement daw, sige kasi si Biggs naman hindi makadeliver sa charter change, tutulungan kita, kunin mo na rin ng Senate Presidency. Kaya nagkaroon ng tangka talaga na alisin si Meg Zubiri. Pati po ko nasunog kasi ang sabi na aking informante, lutong-luto na, talaga matatanggal na siya. So yan yung isang kwento. Pero isang kwento naman, whether or not nagkaroon nga ng banta kay Meg Zubiri, ang katotohanan ay meron tayong tatawagin na Robin Hood Padilla formula. Ano ba nangyari kay Robin Hood Padilla? Si Robin Hood Padilla na-convict din for illegal possession of firearms. Pero siya ay binigyan ng absolute pardon ni President Fidel Ramos. At yung absolute pardon, restore yung kanyang civil political rights na po pwede siyang mahalal uli. So ang pangalawang teorya, bukod doon sa unang-una, mukhang nakipagkasundo siya kay Lam para maging Senate President in exchange for tutulungan siya sa kaso niya, ang isang teorya pa ay aayusin ni Jinggoy Estrada ang pardon gaya ng ginawa ni Robin Hood Padilla. At yung kanyang pardon ay magiging absolute pardon para siya ay makatakbo pa rin ng pangalawang termino. Kumbaga, yung pang-apat niyang termino dahil nahalal na yan minsan, di ba? At parang pangatlong termino niya kasi natalo siya dun sa pangalawang attempt niya na maging senador. So ito ata yung second term niya as senator, kung di ako nagkakamali. No? So yan yung mga teorya. But in any case, kahit saan mong anggulo tignan, kinakailangan, good shot siya kay Lam, good shot siya kay PBBM. Mas dapat siyang good shot kay Lam kasi alam naman natin, alam nyo naman ang sinasabi, nagpapatakbo ng gobyerno talaga ay si Lam. At tingin ko naman, dahil nga doon sa conviction niya, mas importante si Lam. Kasi si Lam yung kakilala anin na justices. No? Pero sa akin naman, tingin ko, mahihirapan pa rin siya ma-impluensyahan. Kasi ako, kilala ko yung justice na nag-convict eh. Kasama ko po yun sa Michigan. Kita niyo yan. Pwede naman niyang absolutely i-absulto. Kasi lumabas yung decision, matapos na siyang mahalal na senador muli. So kung ang mga justices ay nai-influence ng mga politiko, dapat inabsulto niya completely para makakuha pa siya ng pabor. Pero hindi po. Inabsulto ng plunder, kinundik pa rin. So ibig sabihin, hindi nagpalakas yung mga justices. Maski siya ay newly elected senator. So wag po tayo mawawala ng tiwala sa ating sistema ng katarungan. Kaya po yan. Na niniwala ako na kapag ikaw kasi ay naging justice na nasandigan bayan, miski hindi ka maging justice ng Supreme Court, ano ngayon? Justice na ang iyong titulo pag ikaw nagretiro. At malaki na rin ang iyong retirement. So wag po tayo mawawala ng tiwala sa hudikatura. So ngayon, ano sa dalawang teorya ang tingin kong mas malapit sa katotohanan? Mas madali yung Robin Hood formula. Na siguro, ia-atras na lang niya yung apila niya, aayusin niya yung kanyang absolute pardon kay Lam at saka kay PBBM, nang sa ganon, mabawiwala yung kanyang parusa
at makakatakbo pa rin siya sa susunod na eleksyon. E kung nagawa yan ni Robin Hood Padilla na nag-number one pa sa eleksyon bagamat siya ay nakonvict na, bakit hindi naman po pwedeng umasa na mag-number one din muli si Jinggoy Estrada sa eleksyon para sa senador, e kung isang kapwa niyang convicted felon, e naging number one pa. Yan po talaga ang politika sa Pilipinas. Ang mga convicted felons ay nakahalal na senador at minsan naging top-notcher senator pa. E ganun po talaga. Hindi naman po sa ako'y nagiging maasim dahil ako'y natalo doon sa Senate election na yan, yan naman po ay katotohanan lamang. So ano tingin niyo po sa aking mga teorya? Tama ba o hindi? Tingnan natin ang mga text ng ating mga texters. Emelita, hello Attorney Honey Roque. Kaya ganon siya kasi may pinoprotektahan. Wala siyang respeto, kaya hindi din niya deserve ang respeto ng taong bayan. Greetings from Vienna, Austria. Nako po, hello from Vienna, Austria. Alam niyo po, nagbabasa ako tungkol dun sa nakaw na yaman ng mga marsukses. Apparently, dyan sa Vienna, ha, mas mahirap ma-recover ang mga tagong yaman ng mga kurakot dahil mas stricto ang kanilang secrecy laws kung ikukumpara sa Switzerland. Vicente Esplana, good evening, Attorney H. Roque. Ano na ang nangyari sa Pilipinas? Binusalan na lahat. Ano na ang SMNI? Lumalaban po SMNI. Hindi ko ba nabalita sa inyo na pinag-file kami ng reply dun sa kaso sa Korte Suprema at in-elevate yung lahat ng record sa National Telecommunication Commission. Trinidad Pogoy Maranga, good evening po Attorney Harry. Shout out from Cordova, Cebu. Mabuhay po kayo. I love Cebu is all I can say. Dominus Pobre, good evening Attorney. Ilang senador na ba ang nahatulan na guilty? Sana sumabay sila kay Unggoy na mapagpiestahan. Well, tignan po natin kung ano mangyayari. Si Max Suke, imbis in aid of legislation, kay Jinggoy in aid of election. Hindi naman po siya kandidato. Baka in aid of absolute pardon. Ian Russell Adam, nagsipsip lang yan si Jinggoy para maabswelto sa kaso. Okay. Nori Hieronimo, good evening Attorney Roque, watching from Edmonton. Wow, ang dami nating mga viewers from abroad. Ha? Richard Malana Dabay, malamang siguro ang paggamit ni kay Liza, baliktad na ang yari, yung testigo siya na ngayon ang iniimbestigahan. Well, yun nga po eh, baliktad ang nangyari. No? Yung testigo siya na ngayon ang iniimbestigahan, yun ang sinasabi. Lorenzo Attorney, nakaabot din sa'yo, watching from Rome, Italy. Naku, salamat po ha. Jesus Abisamis, pero maabswelto ang kaso niya sa AIC, style niya bulok. Well, meron din po posibilidad talaga na maabsulto siya kasi hindi naman siya charged for bribery, charged siya for plunder. E ang problema, ang plunder po, special law, ang bribery, revised penal code. So may mga nagsasabi na hindi po pwedeng maging absorb sa isang krimen under a special law offense ang isang felony. So tignan po natin, no? Jesus, tapos si Baby Rose, hahaha, sana lahat ng na-traffic at masama pakiramdam, blooming spokes. Ay, nako, salamat po. Ay, nako, 2.5 hours po talaga yung aking binuyo, no, sa traffic. Tama ba yung binuyo ang word? The Rayman Belen, spokes, kita naman na binabraso ng ilang senador ang PIDEA leaks hearing. Well, yung iba po doon, eh, talagang makikita nyo dahil in aid of re-election, dahil sila tatakbo ng election. Pero si, tignan nyo naman po si Senator Bato, pinupulaan siya ng lahat na bakit pinagpapatuloy. Pinagpapatuloy po rin niya, miski siya yung re-electionista. Yan po, iboboto ko talaga sa Senator Bato. Darlene D, Attorney, we missed you last night. Tagal ko naghintay. Kind of worried actually, I hope you're okay. Tuwang-tuwa ako dyan kay Jinggoy, na back at siya at malalang-malala. Na back at you siya at malalang-malala. Pero kapal pa rin. WDYE, di ba? Salamat, Darlene. Salamat sa iyong concern. Talaga lang po hanggang ngayon, yun nga po, inuubo-ubo pa ako, no? So, wala mo ng exercise at saka walang pagpupuyat, no? So, sabi ng doktor ko kasi, itong aking sakit na upper respiratory infection, talaga pag bumaba ang resistance. At bumababa ang resistance, pagkulang ang tulog. So, yan. So, dinadamihan natin ang tulog ngayon.
Rayban Belen, good PM spokes of topic. Hindi nang pagka-welcome ni President Xi kay President Putin. Sayang kung wala sanang salot sa Bangag at Uncle Sam. Malayo na sana progress sa Pinas. Salut po rin kay PRRB. Totoo po yan. Kasi ang katotohanan, ang China ngayon ang pinakamalaking mga kapital na ini-invest sa iba't ibang mga bansa. Hindi lang po sa pamumuhunan, pati sa mga proyekto sa ilalim ng Belt and Road Initiative. So, dahil nga po masama ating relasyon sa China, wala tayong nakukuha. Granita Berg, as your explanations, naintindihan ko si Estrada. Thanks, attorney. Mabuhay po kayo. Greetings from Lower Austria. Wow, ang dami mga taga-Austria. E ako, madalas po ako dyan sa Austria. Elmer Iglesia. Nakakatawa talaga yung sinumplak ni Agent Morales si Jinggoy. Ha, 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 ha. Napahiya ang mandarambong. Ha, 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 ha. Ay ba, yan ang po yung statement of fact. Alam ko, biglang nag-init ang ulo ni Jinggoy doon. Eh, statement of fact naman yon. Pag ikaw po yung na-convict, wala nang presumption of innocence. Ha? Kapag ikaw hindi pa na-convict, may presumption of innocence. Pag convicted ka na, wala na pong presumption of innocence. Princess Bridget Parker. Hello po, Attorney Harry. Si dating unang ginang Imelda Marcos po ba, hindi ho ba pwedeng sabihan ng kanya anak at manugang sa mga pagbababoys na mga ginagawa nila sa ating bayan? Salamat po, sagot, Attorney. Kahapon po nakita ko si, hindi kahapon, no, isang araw, nagkaroon ako, may pinutahan ako. Miski may sakit ako, nag-isang oras ako dun sa isang pagtitipon kasi nag-confirm ako, no? At nandun si Mrs. sa Imelda Marcos. Mukhang mahina na po. Nagkasama po kami yan sa Kongreso. At actually, dun pa lang sa Kongreso, paulit-ulit ang sinasabi niya, ang galing-galing mo talaga, Harry. Ganyan, no? So parang ganun talaga yung mga matatanda, yung nag-uulit-ulit sa sarili, no? So, pero what do you expect? Parang 94 na ata si Imelda Marcos po, no? So, M. Glenn Miranda, hi, Attorney Harry, please define to us what you really think is the real job of the President and both houses of Congress that directly affect the lives of the common people. Ang Presidente po, pinapatupad ang batas at pulisiya na binubuo ng Kongreso. Ang Kongreso, tagabuo ng batas, dahil ang mga batas ay pulisiya kung paano natin makakamit ang ating mga goals. Okay? Yan po talaga ang kanilang katukulan. Isa nagpapatupad, isa gumagawa ng pulisiya. Francis Loyola Spokes, natanggap niyo na po ba ang kaso na final ni Triling? Ano pong balita? Huwag po kayo magpapakulog, pero kapag Spokes hour po ba kayo, if ever lang, but I'm praying you not to go there, of course. Huwag po kayo mag-alala. Libel defense po ang aking specialty. Ang abangan niyo kung ano yung aking kontrademanda sa kanya. Kasi dapat mapanagot siya doon sa expose ni JPE nung siya ay president, Senate President, na talaga naman yung negotiations ni Trillanes ay dahilan kung bakit nawala sa atin ang Scarborough. Uulit-ulitin ko po, ipopost ko po sa aking Facebook page yung video ni JPE na nagsasalita. Okay? Chris J, sir, attend po kayo kapag pinatawag kayo sa Senado. Salamat po. Opo, in fact, nag-aantay ako ng invitation sa Kamara. Wala naman ako na akong invitation. Ang balita ko, may hearing daw sa Lunes. Pero wala ako natanggap sa bahay. Wala ako natanggap sa aking opisina. At hindi naman nila po pwede padala sa UP yun. Dahil 2016 pa, wala na ako sa UP. Nasa Kongreso na ako ng 2016. No? So mukhang hindi po ako inimbita sa Kamara. Takeshita Jane, tanong lang, Attorney Roque, bakit pwedeng magkandidato sa Pilipinas ang isang convicted na may kaso? Legal po yan sa Pilipinas. Pag hindi pa po kasi convicted, at hindi pa final conviction, po pwede pa. Pero pag final na yung conviction, meron na pong meron na pong hadlang. Kasi pag ikaw na convict at merong moral turpitude, ni hindi dapat tinanggap ang iyong certificate of candidacy ng COMELEC. At yan po yung naging controversy dito kay Senator Tulfo. Kasi na-convict siya ng libel, pero tinanggap ng COMELEC ang kanyang certificate of candidacy. Boss Bell, isa lang panindigan ng politiko, what serves them good, never what's good for the country. Well, mukhang totoo po yan. Kaya nga po may distinction sa politiko dun sa tunay na statesman na nagmamahal sa bayan. Si Nida Butler, bakit po siya sa Senado na his ex-convict? Tapos kung makahusga, akala mo kasing linis ng crystal clear. Well, yun nga po yung naging issue. Kaya po talagang winawakwakan ngayon si Senator Jinggoy sa ayaw sa gusto niya. Siya na siguro ang most wakwaked person in recent times. John Ray D. Attorney, curious lang, bakit ganun ang
galwan sa mga Senate hearing sa mababang kapulungan na kailangan sigaw-sigawan ng mga resource person. Yan ba talaga ang patakaran sa lower and upper house hearing? Hindi po. Sinabi po ng Korte Suprema sa NERI versus Blue Ribbon Committee, dapat rin respeto ang mga resource persons. At yun nga po ang dahilan eh, na yung latest kaso na yung Medialdea, yung Senate versus Medialdea na hindi na pinapunta ni Presidente at kanyang mga kalihim, eh dahil nga po, sabi, hindi po pwedeng binabastos-bastos lang ang mga resource persons. Okay? Si 88 Toy Talks Attorney, sir, usurpation case, guilty. Bakit nakatakbo pa rin? Hindi ko po alam kung sino yung usurpation case na yan. Okay? Liz Vergara, 3.1K live viewers like tayo. Ay, salamat po. Keep on liking po. Salamat po. Nakakataba naman ang puso. Miski hindi ko regular na slot. Dina Tanierla, pwede po ba ikaso ni Morales, si Jinggoy? Eh, meron po sila immunity eh. Pero ako po, ang teorya ko, pwede magsampa ng kasong sibil, yung abuse of right. Kasi hindi naman ibig sabihin na palibasa meron kang immunity from defamation, pag ikaw ay senador o kongresista, aabusuhin po naman yan. So, pwedeng kasong sibil po. Rachel Spox, may nerve tayo to send the Chinese embassy away. Ay, nako, yama ko nga ba ho? Na nawiwindang ako sa Department of Foreign Affairs at sa ating mga pinakamatataas opisyalis. Hindi nila alam kung anong konsepto ng absolute diplomatic immunity. Ang pwede lang nilang paggawin eh to request na alisin sa Pilipinas yung mga envoy na yon. Pero asahan nyo, gagante ang China. Gagante at gagante China pag nangyari yan. Krepless Antonio Spox, ask ko lang po dun sa interview ni Maharlika kay Sir Jonathan Morales kanina lang, sabi po wala pa rin po pala na security na binigay kay Sir Jonathan. Di ba sabi nyo, sabihin nyo kay Senator Bato? Well, yan po yung decision na ng Senado kung siya ipapasok sa Witness Protection Program. Eh siguro nag-aalinlangan din si Jonathan kasi ang Witness Protection Program nasa ilalim naman ng DOJ. So bantay-sarado siya ng DOJ mismo. Enjoy Igsoon. Hello, Attorney. FYI, nagpapapirma ang Maco Davao de Oro sa pamamagitan sa DSWD at may ECT na 4,500 sa tingin ko para sa People's Initiative. Totoo po yan. Itutuloy po nila ang People's Initiative. Ang balita ko po, mahigit 21% na ang nakalap nilang mga lagda. Kaya nga po, patuloy po maisog. Ha? Abangan nyo po kung saan ang susunod na maisog. Pero hindi po ako makakarating na susunod na maisog dahil ako po ipapunta ng abroad. Konti naman pong hanap buhay. Actually, komprehensya po yun na Asian Society of International Law na ako'y naging presidente nung minsan. So first time ko po na mag-aaktibo sa Asian Society mula nga ako'y naging presidente. Naging presidente po kasi ako ay 2018 and to 2019. So ngayon lang ako mag-aaktibo muli sa Asian Society at ang aming komprehensya po ay sa isang lugar na hindi pa ako nakakarating, Kazakhstan. Diyan po yan ay isang Central Asian Republic. Maria, ah, kaya pala haka-haka ng gawing Senate President si convicted man, este man of conviction. Nakakatawa nga yan. Sinabi talaga niya, he's a man of conviction. Malapit yun sa I am a convicted man. Alnayal, Senator Harry Roque, bakit wala kaya sa GTNR forum kanina? God bless sa inyo. Sa 2025 Senate, medal yellow first red. Eh, may bista po ako. Ako po ay back to practice. Kung hindi po ako magpa-practice, wala akong kakainin. Although, ako po ay nagpapapayat ngayon at mukha namang pumapayat ako. So, may bista po ako kanina. Rosa de los Reyes, Attorney, kailan uli ang maisog rally? Ang alam ko po, 25. Pero antayin po natin ang formal na anunsyo. At sa 25 nga po, hindi ako makakasali dahil meron po kami komprehensya sa Asian Society of International Law. Okay? Stale Potatoes, paano ang kaso ni Trillanes sa inyo? Well, wag po kayo mag-alala. Sasagutin po natin yan at magkakaroon tayo ng kontra-demanda dahil kinakailangan mabigyan ang katarungan ng Pilipinas dahil sa kanyang ginawa bilang negosyador. Okay? Jerry Tayag, Attorney, okay lang po ba mag-share ng mga video na kontra-gobyerno? Di ba ako delikado? Salamat po. Hindi po. Yan po ay sakop ng kalayaan ng malayang pananalita. Coach Kane23, sa lahat po ng ASEAN country, tayo lang po ang may girian sa China. Totoo po yan. In fact, halos wala naman tao o bansa na nakikigirian sa China except ang Amerika at ang sunod-surang Pilipinas. Okay? Carolina Abaya, Attorney Harry, can you explain the case ni Imelda at BBM sa unexplained wealth status in the USA? Well, alam niyo po,
ang alam ko is 371 million civil contempt kasi po nanalo yung mga biktima ng human rights abuses sa Amerika ng Dadyos na $2 billion. So yung 371 million civil contempt eh dahil hindi sinasabi ni PBBM kung nasaan ang kanilang ari-arian sa Amerika. Pero ang nabalitaan ko po sa anak mismo ni Jovito Salonga na aking kamag-anak, eh ang na-recover natin mga property, karamihan sa Europe. Pero dito sa Amerika, wala masyado tayong na-recover kasi ang mga Amerikano nag-insist na sila mag-iimbestiga, ang FBI at ang DOJ. At hindi na po natin alam kung ano naging status dun sa investigasyon ng DOJ at ng FBI. Pero pangako ko po sa inyo, dahil ako naman ay international lawyer, meron po tayong gagawin para malaman yan. Kaya PBBM and family, surprise, surprise! Okay. Lani Vargas daw, si Gibo, hugas kamay at gawing escape goat ang opisyal ng Navy para sa Gibo at iba pa Sec Harry sa mata ng Pilipino. Galing mag-manipulate ni Gibo. Galit po ang militar, ha? Nagsalita ng mga mista ni Vice, ni Rear Admiral Carlos. Hindi sila papayag na gawing sinungaling ang isang profesional at napakagaling na sundalo. Mag-ingat po ang administrasyon dahil dyan nagsisimula ang kumbaga, ang ano ba yun? Possible break of chain of command pag masama ang loob ng mga men in uniform. Pag-ingatan po nila yan.